Maligayang anibersaryo po sa mga kapatiran ng Day by Day dito sa United Arab Emirates. Pitong makabuluhang taon at maligayang pagbati rin sa iba nating mga kapatid mula sa iba't ibang mga Christian congregations. Salamat sa inyong pagdalo at pakikisa sa pagdiriwang na ito at pagpupuri sa Panginoon. Mahaba-haba ring taon yung pito. Napakarami rin pwede mangyari sa loob ng kahit man lamang isang linggo o pitong araw. Ano pa kaya yung pitong taon? Maraming pwedeng pag-asenso ang mangyari sa espiritu at kuminsan ay pwede rin umatras. Pagka pinabayagan natin ito ay umatras. Siguro marami sa inyo kasabay ng anibersaryo ng kapatirang ito, ang anibersaryo nyo sa Panginoon. Pwedeng pitong taon na kayong lumapit, nakakilala at tumanggap. Pwede namang maraming higit pa ron sa pito. At pwedeng meron namang kahapon lang, nagbukas ng puso sa Panginoon, pero hindi naman nasusukat ng orasan ang karanasan natin sa Espiritu. Our experience with the Spirit of God is a timeless one and cannot be measured by the hours in a day or by the days of the year. Ang nakatutuwa po sa Biblia, ang talagang kamangha-mangha sa mga salita ng Diyos na napapaloob dito, kung gaano ka man katagal sa Panginoon, kung gaano man kataas ang iyong pinag-aralan, kung gaano man kakonte o karami ang iyong alam, kung gaano man kalawak o kakitid ang iyong isip, may bagay na mensahe sa iyo ang Diyos. Walang pwedeng lumapit sa kanyang salita na walang iuuwing biyaya at walang pwedeng makinig sa tinig ng Diyos na walang maiintindihan. Sa katunayan, sa napakatagal nating karanasan sa gawain ng Panginoon, makikita natin na kung mayroong malawak na isip, mas maraming nakukuha. Kung ang isip naman niya ay nakalaan na ito lang ang makuha sa araw na ito, yun din ang nakukuha. Kung medyo sa kanya ay ito ang sukat ng kanyang kaisipan at kaalaman, puno siyang uuwi. At kung meron namang napakalawak din ang karunungan, mapupuno din siya. Kasi ang Diyos, bagay, tugma sa bawat isip. Sa bawat tao. Kaya nga kahit kung minsan pinoproblema natin yung mga special people, special children, yung mga ibang mag-isip tungkol sa atin, meron din silang kalalagyan sa Diyos. Ano ang aking nais tumbukin sa lahat ng ito? Sa pagdaan ng mga panahon, sa pagkakilala natin sa Panginoon, mahaba at maiksi, ang mahalaga, lumalalim ang pagkakilala natin. Na kung nakilala mo ang Biblia bilang isang aralin, noong 5 taon na ang lumipas, dapat nadadagdagan ang ating mga susi na nagagamit sa pagbubukas ng napakarami mga pinto ng diwa na nandito. As much as you are willing, ready, and able to learn, the Bible has a lesson for you. And what is important is for us to graduate to various levels of spirituality and various angles of understanding of the Word of God. At ngayon, sa anibersaryong ito, nais ko po na imungkahi sa lahat na sariwain natin ang mga alam na natin tungkol sa Diyos, sa Biblia, at pagkatapos magtangka tayong dagdagan. Dagdagan ng anggulo, dagdagan ng mga iba't ibang sapin-sapin ng kahulugan. Because the wisdom of God contained in the Bible can be considered as layers. Layers that have many different levels of meaning and application at lalong inuunawa, lalong gumaganda. Isa po sa mga basic talaga na katuruan sa Biblia, yung katuruan tungkol sa kaligtasan, katuruan tungkol sa langit o paraiso, katuruan tungkol sa impyerno, katuruan tungkol sa mga gantimpala sa mga anak ng Diyos. At yan ang nais kong pagtuunan ngayon, pagtingnan ng pansin yung iba pang mga anggulo of the issues of heaven, of hell, of good works, of the gifts and rewards of God for those who serve Him. Most religious people are focused or fixated on eternity or heaven. They get too focused on the heaven to come that they sadly forget and neglect the heaven that is here and now. Ecclesiastes 3 says, "There is a time for everything and a season for every activity under heaven." So there is a time for the usual heaven that we know of, and today I like us to give time for the other heaven. At yan po ang ating pag-aaral. Ama namin sa langit, salamat sapagkat kayo ay Diyos ng karunungan. At kung gaano kami kahanda na makinig sa inyo, ganun karami ang pwede niyong ipaunawa sa amin.
Purify us, O God, forgive us our sins, cleanse us from all our iniquities, make us whole, enable us to approach your throne of grace, to dare to look at your face and hold your hand and ask you to speak to us. Palinawin niyo po ang aming isip, palawakin ang aming kayang maunawaan, akayin niyo kami, dalhin niyo kami sa mas malalayo, mas matataas na mga bahagi ng iyong karunungan. At nawa sa pagdaragdag ng mga alam namin mula sa iyong salita, mula sa iyong puso, mula sa iyong tinig, hindi lang kami matuto, kundi kami magkaroon ng pagbabago ng kalooban, matulad kami sa iyong anak na si Jesus, at matuto kami magmahal sa isa't isa. As we continue to learn more and more from you, O God, may this learning translate into goodness, kindness, and love. We ask you, Father, to be with each one of us. Teach us. In the name of your Son, Jesus, we pray with thanksgiving and gratitude. What is the usual heaven that we know of? Yung madalas nating pinag-aaralan, alam natin yan. It is a heaven that concerns the future. It is in the future. It is eternal life with God and God's people. And what is the usual hell that many of us are afraid of or have gone beyond, and many of us teach that people should avoid? It is a kind of hell that is also in the future, just like the usual heaven, suffering in flames, in pain, etc. Pag sobra tayong nahumaling sa pagtingin dun sa malayo na darating pang langit, o kaya ay pag-iwas lang dun sa darating pang impyerno, kadalasan, hindi natin napapansin yung langit na nandito mismo at hawak natin, at hindi natin natatakasan yung impyerno na kadalasan ay nakasasadlakan ng marami sa atin kahit ngayon pa lang. Fixation on the usual heaven and hell had motivated and even oppressed countless souls throughout the history of religion. Kumisan sa takot na mapunta sa impyerno, wala nang pinaghandaan kundi yun na lang, at nakalimutan ang mabuhay here and now. Sapagkat ang Diyos ay Diyos ng kayusan at ibinibigay niya ang kasalukuyan para ito'y tamasahin sa kasalukuyan, hindi rin dapat ubusin ang buong kasalukuyan para lang sa paghahanda sa hinaharap. We must never cheat from today to give to tomorrow. And sometimes over-religiosity can make people steal themselves of their present just to be able to have a better future. Such desire for the future heaven and fear of the future hell had made vast numbers of people neglect their present lives and the other heaven, which we will try to define now. Many people suffer the other hell without noticing it because they think only of the other. So let's talk about the other heaven. Alam na natin yung usual, yung pupuntahan ng mga anak ng Diyos, yung wala nang iiyak doon, wala nang karamdaman, alam na natin yon, at yun ay pinaniniwalaan ng lahat na darating pa lang. Napakahalagang bagay ito. At dapat pansinin ang sinabi ng Panginoong Jesus na siyang may akda ng lahat ng buhay at lahat ng uri ng langit. Luke 17:20-21. Once having been asked by the Pharisees when the kingdom of God would come, Jesus replied, "The kingdom of God does not come with your careful observation. Nor will people say, 'Here it is,' or 'There it is,' because the kingdom of God is within you." Matalinghaga. Labag sa nakagawiang kahulugan ang ibinigay ng Panginoon na ideya. Ang nagtanong came from the Pharisees, which of course would represent the religious or religion or the religious system. Sa relihiyon nang galing, sa organized religion and former religion, yung sobrang pag-iisip sa langit na darating pa. Kaya nandun ang Panginoon, tinatanong ng Pharisees, kailan ba darating, no, ang paghahari ng Diyos? Kailan ba darating ang langit? Kailan ba darating ang paraiso? When? That was the question. Because it was a future event, a future place, a future state. And of course, by saying kingdom of God, they are referring to what we call heaven. And the Lord say, it does not come. It is not an observable outward event or location. Nakakapanibagong marinig
At kung hindi lang namutawi sa labi mismo ng Panginoong Jesus, maaaring huwag mo nang pansinin dahil it's a challenge to most of what many people are thinking of. Sabi ng Panginoon, abang kayo ng abang ng pagdating ng langit. Hindi yan dumarating na parang parada na, o eto na, nagsisimula na, o eto na, gitna na, o eto na, dulo na. Hindi yan dumarating na parang isang pangyayari na mayroong definite beginning, definite arrival, malalaman mong haya na. Hindi rin daw yan lugar. Sabi niya, hindi pwedeng sabihin, here it is, or there it is, because heaven is not an isolated place or location. Mga kapatid, gusto ko lang dagdagan, ha? Ang pinag-uusapan natin is the other heaven. It does not nullify and void the usual heaven that we know of. Meron talon, yung darating, yung hinihintay natin. Pero ang Panginoon, tinutukoy niya yung isang hindi napapansin. Sabi, yung isang kaharian na hindi dumarating, parang pwedeng orasan kung kailan darating, hindi yung lugar. The kingdom of heaven, the kingdom of God, sabi niya, is within you. Huwag niyong abangang dumating, nasa inyo na. Huwag kayong bantay ng bantay, hindi niya nalalaman, nando na pala. Parang kumisang pag-ibig, abang ka pa ng abang ng darating, ayan na pala, tatlong taon nang bigay ng kapi sa'yo. Hindi mo lang napapansin, siya pala yun. No? Kaya sabi ng Panginoon, hindi naman nadadaan sa ganyan yan eh. Wala kayong ginawa kundi maghintay nung darating, hindi niyo napapansin yung nandyan na. Sabi niya, the kingdom of heaven is not an event, it's not a place, it is within you. The kingdom of heaven, therefore, is also in the heart. Nasa puso. It is in the mind. Hindi ibig sabihin in the mind na imagination. Ibig sabihin, nasa pag-iisip. Nasa paraan ng pag-iisip. That heaven is in our values. It's in our aspirations. Heaven is in our activities. Heaven is in our lifestyle. It is in the lifestyle of a people in the present that we should also work for it so that it gets developed. What are the signs and fruits of the other heaven? To emphasize that there is the usual heaven, but that is not our topic now. Alam na natin yun eh. Ang nanineglect yung kapartner na heaven. Galatians 5:22-23. But the fruit of the Spirit is love, joy, peace, patience, kindness, goodness, faithfulness, gentleness, and self-control. Against such things, there is no law. Wala daw maaaring makapigil ng ganung mga bagay, walang maaaring humadlang kasi nasa kalooban mo. Kung ang langit ay darating pa lang, pwedeng may humarang para hindi makadating sa'yo. Pwedeng may humarang sa'yo para hindi ka makapunta. Sabi ni Lord, kaya dapat paalalahanan kayo, may isa pa kayong nakakalimutan, yung langit na nasa puso. At pag pinag-usapan natin itong tinatawag na fruit of the Spirit ng Galatians 5:22-23, actually, they're about peace and love. At sabi ng Panginoon, indirectly, kung ang puso mo ay may kapayapaan at marunong kang umibig, langit yun. Huwag kang abang-abang ng langit na malapakatagal pa o baka hindi dumating sa inaasahan mo. Enjoy mo yung langit na ngayon dyan. Hindi mo napapansin kasi wala kayo na ito kung sisi yung langit na magulang-gulang na dumadaan. Maamil na nag-harpy-harpy. May mga posting Greek columns. Kailangan mag-isip ka, may langit na dito sa puso mo yung natalag niya. So, niya, when one love says it's at peace, he or you is in heaven. Or heaven is in her. Or yun yun. Ganun pala, may langit na pwede ngayon pala ma-enjoy. May langit na hindi pwede nakakaan ng sisaman. At may langit na pwede i-share sa ating tao. What about the other heaven? The other heaven that we're talking about is born by the other salvation. Bago mo gulo yata, may iba pa bang salvation? Hindi natin binubura yung salvation na alam na natin. Tanggapin mong makasalanan ka, pasukin mo ang Panginoong Jesus, humingi ka ng tawad, tanggapin mo siyang Panginoong tagapagligtas, settled na yung issue na yon. Pero hindi lang yon ng salvation. Kung may ibang heaven, aside from what we know, may ibang salvation. Kasi yung salvation din ang patungo sa heaven na yon. The usual salvation is salvation from eternal judgment and hell. The other heaven and the other salvation
salvation from hell here and now. Kung may impyernong darating pa lang na pinaniniwalaan ng Kristyanismo, may impyerno ring narito na hindi natin napapansin. Sabi ba, hindi, pansin na pansin ko, tinitingnan ko palang biyanan ko, alam ko na may impyerno sa lupa. Di ba may mga ganong kumisang mga manugang eh. Makita ko lang yung employer ko o yung mga kasamahan ko, alam kong buhay na buhay ang impyerno dito sa aking paligid. May katotohanan yung ganon because the salvation, the other salvation, salvation from spiritual and emotional suffering. But sometimes due to selfishness or greed, excessive materialistic and personal attachments, and there's another hell, fear of loss, fear of detachment. Kaya pag ay natutang umibig, ang kasunod doon matututo kang matakot kasi baka mawala yung iniibig mo. Baka maagaw ng iba, o baka iwan ka o kalimutan ka. Pag natuto kang umibig sa pagkagandang-gandang hikaw, ang kasunod doon, matatakot kang mawala yun. Diba? Kaya hindi mo malam kung saan itatago, pagka nawaglit, para kang nawawala sa sarili. Kasi ang kakambal ng pagmamahal ay pagdurusa na takot mawala yun. So maraming uri ng pagdurusa at maraming uri ng kaligtasan na dapat tayong maranasan. Kasi kung kaligtasan lang na tanggapin mo si Jesus, bilang Panginoon tagapaglitas, that is very beautiful and that is perfect. Pero alam nyo, at hindi nyo maikakaila na marami sa atin, kahit tinanggap nyo na si Jesus, born again na kayo, simba kayo ng simba, praise the Lord kayo, pero kumisan ang dami rin mga bagyo at mga mamunting impyernong nasa loob ng puso natin. Kung naiingit ka, nagsiselos ka, nag-aalala ka, natatakot ka, lahat yan. Kaya dapat din kilalanin yung isa pang uri ng kaligtasan. Zacchaeus, may ituturo sa atin tungkol dyan. Alam niyo, Zacchaeus, napakayamang chief tax collector. At nung araw, pag sinabing chief tax collector sa Israel, 99.99% mandaraya yun. Kaya siya yung mayaman, sobrang naniningil ng higit sa kailangan. Itinatago niya yung sobra. Eh ito, chief tax collector pa. So maraming kayamanang galing sa questionable origin. Ang Panginoon, nung nagpunta sa kanyang lungsod, kung bakit sa bahay niya tumuloy, siya yung napansin, siya ang pinuntahan, hindi pinuntahan ng Panginoon yung mga religious leaders o doon na nanghali sa bahay ni Zacchaeus. Nagtaka yung iba, sabi, pumunta siya sa bahay ng makasalanan. Bakit kaya? Matapos ang pananghalian na ito, Luke 19:8-10, but Zacchaeus stood up and said to the Lord, "Look, Lord, here and now, I give half of my possessions to the poor. And if I have cheated anybody out of anything, I will pay back 4 times the amount." Jesus said to him, "Today, salvation has come to this house." Pwede natin sabihin, oh, siguro nag-usap sila, nagkaroon ng personal usapan na tinanggap niya Jesus as Savior and Lord. We will not contest that. Pero meron din tayong textual evidence kung anong tinutukoy ng Panginoon na salvation. This man who had stolen from his people, cheated many people, suddenly volunteers to give half of his hard-earned wealth to the poor. At lahat ng dinaya niya, palibas sa tax collectors, may mga books yan, may records yan eh. Ibabalik daw niya lahat times four. Lahat times four. May interest. Higit pa sa hinihingi ng batas. Ano yung nangyaring himala? Anong kaligtasan? Bakit sinabi ni Jesus, "Today salvation has come to this house"? Because today, that day, Zacchaeus got saved from greed. Salvation from greed and all its attendant baggage. And that is salvation. That is freedom. That is heaven. Pagka ikaw ay sakim, may kakambal kang impyerno. Kasi laging gusto mong magkaroon, ayaw mong mawalan. At sa pagkakagusto mo magkaroon ng magkaroon, dumadami ang kaaway mo, may mga nagdaramdam sa'yo, meron kang nakakalaban, may nakakakompetensya ka, umiimbento ka ng impyerno sa buhay mo. At yun ang impyernong hindi darating pa, impyerno ngayon. Kailangan mo rin ng kaligtasan ngayon. Kaligtasan mula sa kasakiman. Sabi ni Lord, "Today, salvation has come to this house." Dahil naiba yung puso. Naligtas siya sa isang internal hell. Hindi lang po, mga kapatid, greed yan. Marami pang kakambal yan na dapat tayo maligtas. Jealousy. Anger. Envy.
kahit ka head ng choir, kahit ka pastor, kahit ka preacher, pag may inggitin ka, may bit-bit kang impyerno lagi sa iyong puso. At hindi lang yon, umiimbento ka ng impyerno para sa kinakainggitan mo. Ginagawin mo ng paraan na masira siya, mataas ka, etc., etc. Yun yung the other salvation. Sa pagsa-celebrate natin ng mga anniversary, pagtagal sa Panginoon, pag-mature, yung mga salvation na yun ang dapat pinag-iisip na natin. Yung mga langit at mga impyernong dapat iwasan at tanggapin dito sa lupa, ang dapat din nating maunawa. The other heaven, according to Jesus, resides and is in the believer. 1 Corinthians 3:16-17. Don't you know that you yourselves are God's temple and that God's Spirit lives in you? If anyone destroys God's temple, God will destroy him. For God's temple is sacred and you are that temple. So kung yung pinaniniwalaan nating langit na darating pa, yun ang eternal temple of God, na sinasabi ni David, and I will dwell in the house of the Lord forever, meron ding nauna ng temple, our hearts. Therefore, this heart is a temple, this heart can be heaven, and this heart can also be hell. Bit-bit, dala ng bawat isa. And when we say build up the temple, it's not only the physical building, it's not only the fellowship of believers, it is the abode, the residence of God in one's heart. The temple being built up is the believer. The temple, the Spirit, is in the believer. Nung panahon ng Hapon sa Pilipinas, pagka nagbobomba yung mga Hapon o yung mga Amerikano, may panganib, ang mga tao nagpupuntahan sa simbahan because they believe na yun ang bahay ng Diyos, doon sila safe, doon sila ligtas. Nakakalungkot, pero marami sa kanila nabigo dahil maraming simbahan ay nabomba rin, nasunog din, o kaya susunugin pag lumalabas sila at nagtatakbuhan, binabayoneta ng mga Hapon habang lumalabas. So, akala kasi nila yung bahay at templo ng Diyos sa isang building. But God does not live in shrines made by man. The greatness of God cannot be contained in anything that is man-made or made by hands. Pero sabi niya, yung kalooban niyo, yan ang templo ko. Kung gano'ng kalaki ang inilalagay nating espasyo sa ating puso para sa Diyos, ganun lumalawak yung kaharian niya sa ating puso. Kumisan tayo, o mag-donate tayo para palawakin ang gawain ng Panginoon sa lupa, para palawakin ang kaharian ng Diyos sa lupa, maganda yon. Pero kapatid, dapat natin namang unahin at isipin din, palawakin yung templo niya sa ating kalooban. May templong nandun sa darating pa, may templong nasa labas, yung buong mundo na dapat marating ng salita ng Diyos, at may templong nasa loob. Maraming layers. Alam nyo, ang salita ng Diyos para yung kakanina sa pin-sapin. Maraming layers, pare-parehong masasarap. Pag nakain mo yung isa, pwede na rin naman eh, kung yun lang ang alam mo. Pero kung nakain mo pa yung iba, lalong sumasarap ang iyong karanasan, kaya dapat yung mga layers ng meaning na appreciate natin. The other heaven means indwelling by the Spirit. Kaya merong kapatiran na, ano ba itong kapatiran ito? Kahit saan siya dumating, parang dala niya ang langit. Diba? Meron din naman, parang dala niya talaga yung impyerno. Kahit kapatid, sa pananalig, ang sungit-sungit, lagi nalang may reklamo, lagi nalamang galit, lagi nalang may dala-dala siyang kaprasong taning sa kanyang puso. Kaya dapat sabihin, aba, hindi lang salvation unto eternity ang kailangan nito, kailangan ng kapatid ang the other salvation. Para magkaroon siya nung the other heaven. Because the other hell is self-destruction. The other hell is destruction caused by others and sometimes even by God. Katulad ng nangyayari kay King Saul, at alam natin yung kwento na yun. The other heaven defines the other treasures in heaven. Alam natin yung the usual treasures in heaven, di ba? Alam natin nakaturo sa Biblia, pinapaalala sa atin, lahat ng ginagawa mo may gantimpala sa Panginoon, lahat ng iyong mga luha, pagtitiis, lahat ng iyong mga ambag, hirap, kontribusyon ng pagod, ng iyong mga tinatangkilik, yan ay hindi kakalimutan ng Diyos at may ganti, mayroong gantimpala. Yan ang alam natin na usual rewards, usual wealth in heaven. These are rewards and crowns for good works on earth. Pero meron pang second reading na dapat nating ma-appreciate sa Matthew 6:19-21.
Sabi ng Panginoong Jesus, "Do not store up for yourselves treasures on earth, where moth and rust destroy and where thieves break in and steal. But store up for yourselves treasures in heaven, where moth and rust do not destroy and where thieves do not break in and steal. For where your treasure is, there your heart will be also." Anong usual reading? Yung mga pera mo, huwag mo lang ubusin dito. Bumili ka ng Biblia, mag-support ka ng mga work, at yayaman ka sa langit pagdating mo doon. That's a good reading, but that's the usual reading. Pero dahil sapin-sapin ang mga layers, what can be the other reading? Kung susundan natin yung ating mga ideya kanina pa na yung kingdom na isa ay nasa puso, therefore that heaven is here. Pag sinabing huwag ka lang magpayaman ng mga bagay na panglupa, think about it, na huwag ka lang magpahalaga sa mga bagay na nasa labas ng puso mo. Halimbawa, malaking hikaw, maganda pero nasa labas ng puso mo yan. Magandang kotse, magandang bahay, halimbawa maraming award, maraming mga karangalan, not bad ha, pero nasa labas ng puso mo yan. Sabi, huwag ka lang dun magpayaman kasi pwedeng manakaw yan eh. Diba totoo? Nananakaw naman talaga lahat ng binanggit natin eh. Pero sabi niya, mag-ipon ka ng kayamanan sa langit. Ngayon, kung ang reading natin ng langit is your heart, therefore, ang payamanin mo rin, heart mo. The other treasure is any inner, non-material wealth, like peace and love. Like store treasure in your heart. Read it another way. Make your heart rich in peace and love. Diba yun yung pinag-uusapan natin na Galatians 5:22-23, love and peace. No one can steal that because that is within. That is non-material, it is invisible and intangible. Anything and any deed that works against inner peace and love is not a treasure. It contradicts heaven in the heart. And this is where deception rules. Nadadaya tayo. Kahit magalit ka sa akin, dadayain kita sa negosyo para makabili ako ng lupa. Kailangan ko eh. Nagpayaman ka sa labas, pinahirap mo yung loob mo, may nagalit sa'yo, at kahit hindi mo tanggapin, meron kang guilt, meron kang hirap ng loob, habang pinapayaman mo yung labas, pinapahirap mo yung loob. Meron kang gustong agawin, asawa ng may asawa. Diba? Eh, gusto mong agawin dahil gusto mo. Pinayaman mo yung labas mo. Nagkaroon ka ng pleasure, nagkaroon ka ng enjoyment, pero pinaghihirap mo yung loob mo. Kaya sinasabi, ang payamanin mo yung loob, huwag yung labas. Kasi yung nasa labas, nananakaw, naluluma. Work for what builds up your personal, for what builds up your personal and inner heaven. Yung gather for yourself treasures in heaven means treasures inside the heart. Itatanong natin ngayon, pag meron tayong gustong bilhin, meron tayong gustong kamtin, kunin, maging atin, will this be an inner treasure? Will this be a spiritual and a heavenly treasure? Or will this only be a liability? Will this bring me enemies? Pag ang sagot yes, hindi yan treasure in heaven. Hindi yan treasure in the heart. Because it will bring you enemies. Kaya ang Panginoon, ang gusto niya lagi, make peace. May gustong kumuha ng jacket mo, ibigay mo na rin pati sando mo. O, masaya ka? Gusto mo yung pang iba? Ibibigay ko pa sa'yo? O, di, hindi ka nagalit ngayon sa akin, tahimik ako. Okay, nawalan ako ng damit ko, pero hindi ka naman nagagalit sa akin. Ang point lang dito ni Lord, kung mamimili ka lang, huwag niyo na ipamigay lahat. No? Ibig sabihin lang, kung mamimili ka, ikakalapit o ikakaloob na, kakalayo sa akin ng kapwa ko, yun nilang ikakalapit ng loob niya ang gagawin ko. Kahit hindi ako yumaman outwardly. Kahit hindi ako yung nanaig, hindi ako yung nanalo, hindi ako yung nagkaroon ng ganitong bagay, pero at least, hindi ako nagkaroon ng kaaway o naging kaibigan pa kita. Anong pinayaman mo yung loob mo? Pag meron kang pasya, itatanong mo, will this bring me strife or struggle? Merong mga pupunta sa akin, Pastor, ano po bang gagawin ko? A o B? Eh yung A, ano bang mapapala mo? Dadami po ang pera ko. Eh yung ano naman ang disadvantage, naguguluhan po ako, malilito ako. Eh dito ka nalang sa walang perang, hindi ka lito. Kasi kahit man marami kang pera, nalilito ka rin eh. Diba?
Isang tahimik ang loob mo. Yun yung payamanin mo yung other kingdom. Kasi may kingdom ka here, may kingdom ka outside. May heaven ka here, ngayon may nililikha ka. Itatanong mo, will this bring me guilt feelings? Okay, mahal na mahal ko si Guaping, pero alam ko namang may asawa siyang iba. Masaya ako pagkasama siya, pero may guilt din naman ako dahil meron din akong konsyensya. So anong gagawin mo? Magdusa ka nalang mag-isa. Tahimik naman ang loob mo. Pinayayaman mo yung puso mo kaysa yung nasa labas. Kasi kung iiwan niya yung asawa niya para sa'yo, malayo bang iwan ka rin niya para sa iba? Mauulit lang sa'yo yung ginawa mo sa kanyang iniwan. Ma'am niya, ikaw naman yung naiwan. Iiyak-iyak ka. Nakatingin ka sa lumulubog na araw. Kasi sabi ng Panginoon, kung mamimili kayo sa dalawang titiisin, ang tiisin nyo na yung mas nagbibigay sa inyo ng kapayapaan. Make your heart rich. Gather for yourself treasures in heaven. You ask yourself, will this bring me trouble? Will this be difficult to maintain? Merong mga magsasabi, Pastor, gusto ko pong bumili ng mahal na kotse. Talagang pangarap ko yan. O di, ang mahal. Ano ngayon ang gagawin mo pagka may baha, may bagyo, edi hindi mo gagamitin. Diba? Ano ngayon ang gagawin mo pagka ipaparada mo kung saan-saan, hindi ka matahimik. Ngayon iniisip mo, baka makarnap. Bumili ka nalang segunda mano, tahimik pa loob mo. Makakarating ka rin naman from point A to point B. Pero pinayaman mo yung loob mo, hindi yung labas. Biruin mo, bibili ka ng kotse, tas aalagaan mo. Ikaw ngayon ang nagkaroon ng amo. Wala kang ginawa kung dilinisin ng linisin, kuskusin ng kuskusin. Yung asawa mo na hindi mo mahiluran, pero yung kotse talagang hilod ka ng hilod. Sabi ngayon nila, anong napala mo? Hindi ka umaman. Umaman ka lang sa labas, pero yung kayamanan mo naluluma, nananakaw. Hindi sa loob. Kuminsan, meron tayong pera, gusto natin kasi sa sarili, pero nung ibinigay mo sa iyong kapwa, yung pag-ibig niya, o kay hindi ka man niya ibigin o tanawan ng utang na loob, yung kapayapaan mo, kaligayahan mo, hindi kayang bili ng pera. Kesa may pangangailangan ng kapwa mo, nagmanhid-madhidang ka dyan, nagtengang kawali ka, dahil gusto mong pasasain ang sarili mo dun sa pera, pero ang totoo, hirap din naman yung loob mo. Bakit ka umiimbento ng hell? Pero pwede ka namang gumawa ng langit. So you ask yourself, will this bring me stress and fatigue? Will this bring me worry? Bakit mo kailangan bumili ng telepono ng merong folding bed sa loob? Hindi ka naman ihiga. Hindi pa ba tama yung nakakatawag ka, nakaka-text pa? Bakit kailangan kira-mirami pang gawin? Nakaw tuloy sa, takaw nakaw tuloy yung phone mo, at kung ano-ano tuloy nangyayari. But why not simplify? Yun ang point ni Lord. Gather for yourselves treasures in heaven. This is your heaven. You ask yourself, will this bring me fear? If it will bring you fear, don't bother. Kahit anong yaman mo, kahit anong ganda mo, pag yung may takot ka sa puso, baliwala lahat. At papangit ka rin kasunod. Kasi hindi yun naiiwasan. So, pangalawang reading ng treasure in heaven. Always treat your heart as a piece of heaven. Gather treasures there, not outside. Ngayon, kung binibigyan ka ng Panginoon ng treasures inside and outside, hindi mo ibinebenta o isinasangla ang kaluluwa mo para magkaroon ka ng treasures outside, hindi ka nang lalamang, hindi ka nang aaway, edi tanggapin mo rin as double blessing from God. But if it will bring you trouble and guilt, if it will alienate people from you, it's not worth it. Enrich yourself in your heavenly side. The other heaven is a spiritually full and abundant life. John 10:10, the Lord says, the thief comes only to steal and kill and destroy. I have come that they may have life and have it to the full. How could one be full or abundant in this impoverished state of being? By being born again. Ito na naman yung born again na yan. May layers of meaning din yan, mga kapatid. John 3:3, in reply, Jesus declared, I tell you the truth, no one can see the kingdom of God unless he is born again. Siyempre, tayo sa bulwagang ito'y nagkakasundo-sundo. What does it mean to be born again? Tanggapin mong makasalanan ka, buksan mo ang iyong puso kay Jesus, humingi ka ng tawad, tanggapin mo siya bilang Panginoon, tagapagligtas, born again ka. Yes. A very, very sound reading of it. But there's also a second layer to that. The changing of one's mind about life here and now. No one can experience heaven on earth
unless he changes his point of view, his values, his way of thinking. Pag nagbago ang iyong isip, born again din yun. Sabi ng iba, hunos dili. Diba? Pagbabagong loob. Yun talaga ang technical meaning eh. Kaya pag magtuturo tayo ng salvation, Lola, kailangan nyo pong maipanganak na muli. Ano yun? Diba? Mag-aaway kayo ng lola mo. Paano kayo papanganak na muli? Katulad ni Nicodemus. Samantalang kung sasabihin mo sa Tagalog, sabi mo lang, Lola, kailangan po kayo magbagong loob. Understood? Pasok, hiyang, walang pagtatalo, yun din yun. Pagbabagong loob. Kailangan po kayong maghunos dili. Hindi na natin pinagagamit kasing hunos eh. Yung ahas, pag nagpapalit ng balat, naguhunos. Ibig sabihin. So, dili, pag-iisip. Pagpapalit ng paraan ng pag-iisip. Kasi kung nag-born again, ka, hallelujah, ka, pero hindi na iba ang pagtakbo ng utak mo, ang totoo, wala kang born again experience, akala mo lang. Pero kung nagkaroon ka ng pagpapalit ng isip, kahit wala ka ng technical and formal words, alam mo na iba ka. At sinasabi ni Paul sa Romans 12:2, do not conform any longer to the pattern of this world, but be transformed by the renewing of your mind. Pagbabago ng isip, di ba? Then you will be able to test and approve what God's will is, His good, pleasing, and perfect will. So yung kaligtasan, yung salvation, yung born again, hindi lang yung formal procedure na ginagawa ng relihiyon. Dapat mapatunayan namang nangyari yon dahil naiba ang iyong pag-iisip. Tulad ng, kung papayamanin mo yung labas, yung material, at the expense of the inner and spiritual side of you, yung loob ang papayamanin mo. Nagbago na yung isip mo. Totoo nga na born again ka. Pero kahit nasabihin mong nag-born again ako noong April 24, 1999, umuulan-ulan pa noon, etc., etc., pero walang naiba sa pag-iisip mo. Mag-isip-isip ka, kapatid, kung totoong may nararanasan ka o baka akala mo lang. To be born again is to change the way you think. Not only to change religious affiliation. May mga taon, lumipat pa sa ibang relihiyon, sa ibang pananalig. Ganon din naman yung ugali, walang naiba. Wala tuloy humahangang kamag-anak. May yambayang born again, nasusumbatan ka lang dahil wala namang nakitang pagbabago. Kasi kahit yung mga taong hindi nagbo-born again na tumatanggap sa Panginoon, alam nila na pag tinanggap mo ang Panginoon, may mangyayari dapat pagbabago sa iyo. Kahit hindi sila nagbabasa ng Biblia. In fact, yan nga mga yan na naghahanap ng ganung pagbabago eh. Kaya yan ang number one uusig sa iyo. Pag ang laki-laki ng Biblia mo, hindi mo mabuhat. Tapos yung ugali mo, ganun pa rin. Change the way you think. Change the way you act and live. And you will enjoy heaven in your heart. So ano yon? Imbes palitan mo yung hindi mo mapalitan, tinanggap mo sa puso mo, pumayapa ka. Heaven. It's the way you think. The other heaven points to the other hell. So maraming laging may other. Lagi kasi may dichotomy. Kung merong usual heaven, meron tayo ngayong the other heaven. Merong usual salvation, may the other salvation. Merong usual hell, merong other hell. Isang halimbawa, 1 Samuel 16, 15-16. Saul's attendant said to him, "See, an evil spirit from God is tormenting you. Let our Lord command his servants here to search for someone who can play the harp. He will play when the evil spirit from God comes upon you, and you will feel better." Alam natin na kasaysayan, Saul was made king. He was anointed by God to be the first formal king of Israel. Pero siya ay kinain ng selos niya kay David, siya ay na-corrupt, siya ay nagalit, kung ano-ano natuloy ang nangyaring magulo sa kanyang buhay. Naliligalig siya. Pag sinusumpong siya nung kanyang pagkaligalig, walang makapagbigay sa kanya ng aliw o kapayapaan. Sabi ng iba, daig pa niyan yung mga problemadong psychiatric cases. Nakakita siya, nag-hallucinate, hindi makatulog, natatakot, kinakabahan, hindi mapakali.
Ewan ko kami nakakaranas sa inyo nito. I wish not, and I pray no one. But in case nakakaranas kayo ng ganito, times 10, si Saul yun. Nababalisa, natatakot, nagigising sa magdamag. Kumisang kinakatakutan ng pagdating ng gabi dahil parang nag-iisa ka at wala kang kasama. Pwede bang gisingin mo lahat ng tao para hindi ka mapag-isa? Natatakot ka sa hindi mo malaman. Natatakot ka sa darating na hinaharap. Hirap na hirap ang loob mo. Kaya napaka-sarap nung maintindihan natin paano yun iiwasan. Because there's hell on earth. In Saul's case, it was agitation. And there was a lot of hatred in his heart. At ang payo sa kanya, ng kanyang mga tauhan, payagan niyo po kami maghanap ng manunugtog. At pagka kayo'y sinusumpong, nababalisa, natatakot, patutugtugin natin at nang kayo mapayapa. 1 Samuel 16:23, whenever the Spirit from God came upon Saul, David would play his harp, take his harp and play. Then relief would come to Saul. He would feel better. And the evil spirit would leave him. You should take note that this spirit also came from God. God din yung nagpadala. At pag-usapan natin kung may panahon kung paano nangyari yon. But the other hell could be the inner spiritual and emotional trouble of a person. Hindi mo na kailangang mamatay sa mundong ito at pumunta sa kabilang buhay para maranasan ang impyerno kung ikaw mismo nakakaranas ng ganung mga hirap. Meron ka nervyos, meron ka mga phobia, meron kang depression, mga lungkot na hindi mo maipaliwanag kung saan hinuhugot pero ang lalim ng mga pangamba. It is said to be sent and caused by God Himself because the absence of God's blessings and favor creates a vacuum that attracts the opposite force. Matagal na kasing hinayaan ni Saul na malayo siya sa Diyos. Nawala na ng espasyo sa kanya yung pagiging maka-Diyos. Now, there is no such thing as a vacuum. The moment you take God out of your heart, that instant vacuum will attract the opposite of God, which is evil. What are the signs that a person has hell on earth? Lack of inner peace, trouble, agitation, fear, worldliness. And I don't mean only sexually or materially, but it is selfishness, jealousy, a quarrelsome spirit. 1 Corinthians 3:3, you are still worldly. For since there is jealousy and quarreling among you, are you not worldly? Are you not acting like mere men? Parang ordinaryo lang kayong tao, ah. Sabi niya ganun. Away kayo ng away dyan, selosan kayo ng selosan, bangayan kayo ng bangayan. Eh, parang mga ordinaryong tao lang kayo. Anong ibig sabihin ni Paul? Inaasahan. Kung nasa Panginoon ka, hindi ka lang ordinaryong tao. Hindi ka lang nag-aabang nung langit na darating, may langit ka na dito pa lang. Hindi mo lang iniiwasan yung impyernong mabulid ka dun forever, iniiwasan mo rin yung impyerno ng pangaraw-araw na buhay. Maraming kahulugan. Masarap halukayan ng Biblia. Parang halo-halo yan eh, habang lumalalim, lalong sumasarap. Ngayon meron man, 7 taon na sa Lord, nando pa lang sa ibabaw, sa leche plan. Hindi na umalis-alis dun. Akala niya, yun na lang. Pero marami pang malalaman, marami pang mahuhukay, dahil hindi natin kayang ubusin ng Diyos. Hindi mo kayang ubusin ang pwede niyang ibigay, pero may uhaw ka ba? At meron ba tayong kahandaan na tanggapin, kumisan yung mga katuruan at pagbabasa niyan na salungat sa dati na nating nalaman? Pero hindi naman ibig sabihin ng salungat, kalaban eh. Kumisan, yung isip lang natin ang umiimbento ng pagsasalungat kasi hindi pa natin ma-resolve. But it will resolve in a higher level of understanding and believing. So this anniversary, any anniversary, any reflection on our spirituality, work for the usual salvation, yours and that of others. That is good. But also work for the other salvation. Work for the other heaven. Lalo kung sure na kayo sa inyong pananalig na meron na kayong salvation at heaven in the future, at upagin niyo mga kapatid yung salvation and heaven now.
and drive away those remnants of hell that try to have a footprint and a foothold in our hearts. Sabi ni Solomon, enjoy life. Go simple. Avoid vexations. They are meaningless and worthless. Sabi ni Solomon, gusto mong yumaman? Papunta ka pa lang, nakailang balik na ako, pauwi na ako. Sinasabi ko sa iyo, wala yan. Gusto mong magkamal ng kung ano-ano, maging makapangyarihan? May makapangyarihan pa ba kaysa sa akin? Ako na nga yung hari. So sinasabi ko sa iyo, wala yan. Gusto mong magkaroon ng kirami-raming asawa? Naku, hindi ba ako kayang tapatan? Libo-libo. Legal lahat. Sabi niya, hari yata ako. Hindi rin yun. Gusto mo ng mga project? Mag-green revolution ka? Magtayo ka ng mga ganito? Magtayo ka ng mga building? Hindi rin yun eh. Kaya alam niyo kung ano mahalaga? Kung may asawa kang ganun, enjoy your life with your wife or your husband or your partner. May kinakain ka, enjoyin mo. Matutulog ka, sarapan mong tulog mo. Sabi mo ganun, yan ang mahalaga sa buhay. Maliliit na bagay. Mumunting mga langit. Mumunting mga ligaya na hindi mo kuminsan natatamasa kasi wala kang iniantay kundi yung big time na ligaya at yung big time na langit. Sa inyo, may panahon para dyan, pero huwag kayong papayag na lumalampas ang isang araw, isang linggo, isang buwan, isang taon na wala kang nalalasap na sarap at saya ng buhay kasi kalooban din yan Diyos para sa iyo. At huwag ka rin doon magpapalampas ng anumang sandali na pwede kang gumawa ng mabuti sa iyong kapwa. Sabi niya, kwentas claras, pag natapos sa lahat ng tuusan, ginawa mo, hindi mo ginawa, etc., etc., ito lang ang mahalaga pagharap mo sa Diyos. That you obeyed God, that you feared God, and you did good. And you did good. Simplihan ang pananaw, ito lang ang tunay na mahalaga. Sabi niya sa Ecclesiastes 4, 7, and 8, again, I saw something meaningless under the sun. There was a man all alone. He had neither son nor brother. There was no end to his toil. Yet his eyes were not content with his wealth. For whom am I toiling? He asked. And why am I depriving myself of enjoyment? This too is meaningless. A miserable business. Parang kuminsan, dear, kailangan ko mag-abroad para makabayad tayo ng utang. Gano'ng katagal? 2 years lang. O, sige, 2 years. After 2 years, nabayaran na ang utang. Dear, we need 2 more years para makabili naman tayo ng lote. Yung pala, 5. Naging 5. Nung may lote na, anong gagawin mo? Mamamayong ka sa lote? Dear, kailangan na another 5 para magkabahay. O, sige, another 5. Pero dahil ang nabili mo, nasa pililya, dahil doon medyo mura-mura, no? Ang layo-layo. Sa kailangan ng kotse, dear, another 3 years para magkaroon tayo ng kotse. So, kung kumukwenta kayo, alam nyo na ang tinutakbo ng usapang ito. Mamamatay na sila sa katandaan, di na sila magkakasama uli kasi hindi na matatapos ang gusto nila sa buhay. Sabi ni Solomon, alam nyo, enjoy ninyo ang inyong mga mahal sa buhay, enjoy nyo ang inyong mga kapartner, but this is not to make you needlessly guilty. Alam naman natin ang mga kapabayaan ng ating lipunan at pamahalaan na kailangan tayong mawala sa Pilipinas para magtrabaho at para mabuhay, but you must know kung hanggang saan ang hanggang saan. Kasi pag nakinig tayo ng nakinig, sa walang katapusang bibilhin, di na kayo uuwi. Di ba? Kung minsan, iuwi ka na lang para ilibeng. Wala namang nakipaglibeng dahil nalimutan ka na ng buong barangay nyo. Di ba? So, yung mga anak, para daw sa mga anak, alam nyo, ayoko kayo mag-guilty dahil alam ko na hindi natin gustong nawawala tayo sa pamilya. But you should know when to stop. You should know when to stop. Kasi kung minsan, wala lang katapusan. O, ngayon, magkakalid sa iyong mga bata. O, hahaba na naman yung mga kwento. Pagkatapos, ay, ikakasalang anak. O, gastos na naman. Wala yung katapusan. Diba? So, masaya at blessed yung iba na kasama yung mga pamilya nila. Diba? Pero kung hindi, binabalansi mo rin. May kayamanang panglabas. May kayamanang pangloob. Na kung minsan, kahit na muulan-ulan, lumaluma yung bahay mo, ang merienda mo lang binatog, pero nakakalong naman ang asawa mo. Di ba langit yon? So mga kapatid, tayong mga anak ng Diyos, may kapangyarihan ng Espiritu niya para mag-isip at para umimbento, lumikha ng langit sa lupa.
hindi masama na asamin yung langit na darating pa. Pero kung minsan, parang opium yon ng relihiyon, pangbangag, panglasing, para huwag ng pansinin ng mga hirap sa buhay at wala ka nang gawin sa simulang di bali sa kabilang buhay. Kung gusto ka na ng Diyos, maging Diyos sa kabilang buhay, eh bakit di ka pa diyakunin? Nandito ka pa dahil gusto pa ng Panginoon pagpalain ka dito. Maranasan mo yung langit sa kabila at langit din dito. Huwag tayong padaya. Sometimes it is religion that ties us down to that mindset that only eternity is important, that we neglect the here and now. Remember the wisest man, Solomon, said, "For everything there is season, and a time for every matter under heaven." There is eternal time for eternal life, but you have only a short time for this life. You must be wise how you use that time. Because there is nothing more bitter than a person advancing years possessed by regrets. Na gustong-gusto mo, halimbawa, akyatin ang Himalayas, pero pinagtumpik-tumpik-tumpik mo, tapos 70 ka na nung maalala mo yon, parang medyo mahirap-hirap nang gawin yon. So, akyatin mo na ngayon, kung pwede. Lahat ng bagay, may panahon. Merong hindi ka na pwedeng gawin, hindi na bagay gawin. Isipin ang lahat ng yan. Life is a gift from God to be enjoyed. It is not a problem to be solved. True religion and true spirituality, true worship, is a celebration of God's intentions for you. And Jesus said, "I have come that they may have life and have it to the full." Whatever that means. But sometimes having a full spiritual life means foregoing of the things that deprive you of spiritual peace and happiness. Baka may mga hinahabol tayong pangarap na ang totoo kung abutan natin, problema lang naman. Reviewin natin. Kung may anniversary, nireview natin yung mga ministries, reviewin din natin yung personal na buhay. Bakit nga ba ako nabubuhay? Para ano ba mga ginagawa ko? Bakit ba ako nandito? Ano mga dapat mangyari na hindi nangyayari? At ang mga hindi dapat mangyaring, siya namang nangyayari. Pakaisip-isipin. At kung yan mapagbulay-bulayan natin, mga kapatid, sulit ang ating pagsiselebrate, sulit ang lahat ng pagod, sulit ang ating pagparito. Sabi sa 1 Timothy 6:8, "But if we have food and clothing, we will be content with that." Of course, it's an exaggeration. Hindi naman pwedeng food and clothing lang. Isang talinghaga, isang metaphor. Dapat, iniisip mo kapatid, ano ba talagang mahalaga sa akin? Yun na lang kukonsentratean ko. Yung mga hindi tunay na mahalaga, huwag na lang. Diba? Hindi ko na kailangan magpa-door-to-door ng pagkalaki-laking carpet para sa dingding dahil wala naman akong dingding. At saka lahat na merong carpet na may mosquito sa dingding, baka may iba ka pang kailangan sa buhay. Diba? Magre-regalo ka sa kasal, puro isang dosenang baso, ang dami-dami ng baso. Wala namang ibang gamit sa buhay. So marami tayong karga sa buhay na hindi kailangan. Ano kaya yon? Meron kaya tayong mga mumunting impyernong dapat palayasin sa buhay natin? Meron kaya tayong mga langit na dapat tinatamasa, pero hindi natin matamasa dahil sa ating ugali, dahil sa ating pagpapahalaga. Tayo yumuko sa Panginoon at magbulay-bulay, sumandali. Ama namin sa langit, lumalapit kami sa inyo, nagpapakumbaba, kinikilalang kulang kami sa pag-isip. Hindi naman talaga kami marunong kahit marami kaming alam kuminsan. Hindi naman kung marami kaming alam, nagiging wisdom na yun sa buhay namin. Ituro mo sa amin ang tunay na mahalaga. At nais namin, Panginoon, sa anibersaryong ito ng day by day dito sa United Arab Emirates, magkaroon din kami ng pagbubulay-bulay na personal kung anong mga impyerno sa buhay namin dapat mawala at kung ano ang mga langit na dapat ay nandun. Mga kapatid, mag-isip-isip tayo at nais ko kasing ipanalangin. Kung may mga kapatid tayong meron kayong mga dala-dala sa puso nyo na para mga mamunting impyerno, minsan takot, anxiety, fear, jealousy, a feeling of inadequacy, sometimes a feeling of guilt. Lahat yan binayaran ng Panginoon sa kanyang
cross. Lahat yan hinugasan na ni Lord. Nadadaya tayo pag akala natin hindi pa yun bayad. Bayad na yan. So dapat tahimik ang ating loob. Nais ko ngayon manalangin para sa mga kapatid na nagsasabing, Lord, I like to remember this day very specially. And I like to give you the burdens of my heart. Kung meron akong paulit-ulit na mga pinoproblema sa puso ko, ugali ko, mga hangarin ko na nagpapahamak sa akin, mga pag-iisip ko na nagbibigay sa akin ng kabigatan ng puso, nais kong isuko ngayon yun sa inyo. Nais kong makalaya sa madami kong dala para gumaan ang aking buhay. At sino man sa ating mga kapatid na narito ngayon ay gusto kong tumayo kayo at manalangin tayo. Yung nagsasabing, Lord, today, I like to give you the burdens of my heart. I like to give you these things that make me worry so much. Kung meron akong mga fear, I like to stand and say, I have fears, I like to give it up to the Lord. I have worries and concerns. Gusto kong ibigay sa Panginoon. Ayoko nang dalhin ito. Gusto ko, Lord, ibigay na sa inyo. Gusto kong gumaan ang puso ko. Praise God for you who are wise to stand because the Lord is here and the Lord will heal us. Sinasabi niya sa kanya mga pinapagaling, your faith has healed you. Kaya kung tayo nananalig na tayo mapapagaling ng Panginoon, mapapawi, lubhang mababawasan ang mga dalahin natin hindi naman dapat dalhin, bring them at the feet of Christ. Bring them at the feet of the cross and let it be charged to the blood of Jesus. Kung may nais pang tumindig, tumayo kayo. Magandang gawin yan. Huwag nang pinag-iisipan. This day is a day of freedom. An anniversary day that you will remember because God is in our hearts. Ama namin sa langit, kayo na nakakakilala sa bawat isa, sa lahat sa amin, kayo na nakakalam ng aming mga bigat sa buhay, turuan niyo kaming malaman yung mga bigat na kami ang gumagawa na pwede naming tigilan. Ipakita niyo rin sa amin yung kabigatan na nanggagaling sa labas na pwede namin tanggihan. At nang sa ganun, gumaan ang aming dalahin. Magkaroon ng maraming lugar para sa inyo, para sa kapayapaan, para sa katiwasayan. Sa pagtayo ng mga kapatid na ito, kinikilala Panginoon na kayo ang manggagamot. Kayo ang talagang foremost psychiatrist. Kayo ang medical practitioner. Kayo, Panginoon, ang counselor. You are the healer. Kumilos kayo, O Diyos, sa puso ng bawat isa. At sa pananalig namin sa inyo, turuan niyo po kaming isuko isa-isa ang mga ugali namin na nagiging dahilan din naman ng mga hirap ng loob namin. At kung ang hirap ay nanggagaling sa ugali ng iba, turuan niyo kaming makibagay. Turuan niyo kaming imiwas sa dapat iwasan. Turuan niyo kaming magpatawad sa dapat patawarin. At tuluan niyo kami, Panginoon, na makibagay sa dapat pakibagayan. Create in us a strong heart. A heart that is strong enough to resist even ourselves when what we want will just bring hell into our lives. Pagpalain niyo po ang bawat pusong narito ngayon, Panginoon. Mga kapatid, makipag-usap kayo sa Diyos. Kayo ang magsuko ng gusto niyong isuko. Alalahanin, maaaring ito ay guilt, selos, galit, inggit, pangamba, a feeling of inferiority, a feeling of inadequacy, mga sama ng loob nyo, pagdaramdam kung kani-kanino, mga daladalang mga galit na matagal nang nag-ugat sa puso, bunutin sa pangalan ng Panginoong Jesus. Magkaroon ng isang experience na born again sa isip. Pagpapalit ng isip, pagpapalit ng pananaw, na magpapalit ng ating lifestyle. In silence, be with the Lord. Surrender what you must so that you will have heaven on earth. Tumatanggap kami, Panginoon, ng iyong pagpapagaling, ng iyong paghipo, ng iyong pagbubuo sa kumisan na inawawasak at nagigiba namin puso, sa pagpapagaling sa mga sugat na mahabdi sa aming dibdib. Tumatayo kami, Panginoon, at kumikilala
na kaya mo kami, Panginoong, hanguin. Sa mga pusali na kinakapuntahan namin, nakadalasan kami na rin ang naghulog sa sarili namin. Patawarin niyo po kami sa aming mga pagkakamali, sa aming mga pagkakamali. Linisin niyo po kami sa aming mga karumihan. Papagliwanagin niyo aming mga kadiliman. Ituwid niyo ang aming mga kalikuan, O Diyos. Hawiin niyo ang mga madilim na ulap sa aming buhay. Papagliwanagin niyo ang aming isip, ang aming puso. At magkaroon kami ng puwang sa katiwasayan, kapayapaan, kagalakan, pag-ibig, katahimikan. Nawa, Panginoon, maghari kayo sa bawat puso ngayon lumalapit sa inyo at inyo panaigin ng inyong kapangyarihan, ang inyong pag-ibig, ang inyong pagpapagaling. Na sa pagkilala namin sa iyo, sa langit, sa impyerno, lumalim ang pagkaalam namin. Maging totoo sa pang-araw-araw namin na buhay yung langit. At maiwasan namin sa pang-araw-araw na buhay din yung mga impyerno ng daraya sa amin. Tinataas namin ang aming mga puso sa iyo, O Diyos. Fill us with your presence. Fill us with your love and your power. So that we might not be deceived by ourselves again. So that we might not be deceived by the evil one. And that we might hear your small voice leading us, teaching us. You want us to be full. You want us to be peaceful. We accept, O God, the gift coming from you. And forgive us if we have neglected those gifts, if we have said no to them, consciously or unconsciously. Now we reject, rebuke, and drive away from our hearts any work of darkness, works of evil, especially that which comes from within us. And we accept, Lord, we celebrate your freedom. We celebrate your life. We celebrate your goodness. Father, deal with us as you will. Magsiupo tayo, mga kapatid, at manatiling na kayo ko sa presensya ng Diyos. Manatili tayo sa diwa ng panalangin. Ama namin, patuloy po kaming lumalapit sa inyo. Sa bawat isa na wala namang malaking dapat isuko, sa bawat isa, Panginoon, na wala namang naaalala o naiisip na dapat bitawan, patuloy mong palaguin ang espiritu namin. Sa mga tama ang ginagawa, lalo pang tumama. Sa mga mabuti ang buhay, lalo pang madagdagan ito ng kabaitan, kagandahang loob, kababaang loob. At dalangin namin, Panginoon, sa bawat isang narito, lalong-lalo yung mga malayo sa mga mahal sa buhay, yung pag-ibig mo ang siyang mag-isa sa amin at sa mga malayo sa amin ngayon. Nasisilong kami, Panginoon, sa iisang langit, kumikilala sa iisang Diyos. Nawa, papaglapitin mo ang mga dibdib na mga nagmamahalan, pamilya, magkakabiyak, magkakapatid, magkakaibigan na pansamantalang nagkakahiwa-hiwalay dahil sa ganitong mga uri ng hanap buhay. Turuan mo kami, Panginoon, na palapitin ang malayo at ang puso namin patuloy na lumago kasama sa Espiritu ng puso ng mga mahal namin sa buhay. At dalangin ko rin, Panginoon, alang-alang sa iyong anak na si Jesus, pagpalain mo ang mga anak na ito sa mga mahal na iisip na dapat bitawan, patuloy mong palaguin ang Espiritu namin. Sa mga tama ang ginagawa, lalo pang tumama. Sa mga mabuti ang buhay, lalo pang madagdagan ito ng kabaitan, kagandahang loob, kababaang loob. At dalangin namin, Panginoon, sa bawat isang narito, lalong-lalo yung mga malayo sa mga mahal sa buhay, yung pag-ibig mo ang siyang mag-isa sa amin at sa mga malayo sa amin ngayon. Nasisilong kami, Panginoon, sa iisang langit, kumikilala sa iisang Diyos. Nawa, papaglapitin mo ang mga dibdib na mga nagmamahalan, pamilya, magkakabiyak, magkakapatid, magkakaibigan na pansamantalang nagkakahiwa-hiwalay dahil sa ganitong mga uri ng hanap buhay. Turuan mo kami, Panginoon, na palapitin ang malayo at ang puso namin patuloy na lumago kasama sa Espiritu ng puso ng mga mahal namin sa buhay. At dalangin ko rin, Panginoon, alang-alang sa iyong anak na si Jesus, pagpalain mo ang mga anak na ito na narito ngayon, pati mga sambahayan na kanilang kinakatawan, sa mga namumuhunan at mga nagninegosyo, Lord, bigyan niyo po ng karunungan. Bigyan niyo ng mga tama mga kapartner, tamang mga pamamaraan at timing para ang mga pinag-ipunan nila at naging mga puhunan ay lumago at makabuti sa kanila at sa kanilang mga mahal sa buhay maging sa aming lipunan.
Pinapanalangin din namin ang mga kapatid ngayon na nagkakaroon ng mahirap na relasyon sa mga kasama sa trabaho. Turuan mo, Lord, ang mga anak mo na magkaroon ng tact and diplomacy. And we pray that you're going to touch the hearts of people that your children are working with, that these people might be positively predisposed to be kind, to be kind, to be loving, and to be caring to your people. Magpadala ka, Panginoon, ng mga taong magiging matulungin sa mga anak mong ito. At nawa, lahat ng taong makakasalamuhan ng mga anak mong ito, Panginoon, mapagpala mo rin. Daluyan ang iyong mga anak ng pagpapalang espiritual tungo sa lahat ng kanilang nakakasalamuha araw-araw. Dinadalangin namin ang mga bawat pamilya ng mga anak na ito na hindi nila kapiling, ilalayo mo sila sa pandaraya ng masasamang espiritu. Idalayo mo rin, Panginoon, sa gawain ng masasamang tao. At nawa, sa lalong madaling panahon, ang mga bawat pamilya ay magkasama-samang muli, mabuong muli, at pagharian niyo kaming lahat. Ama namin, araw-araw, ipaalala mo sa amin na tanggihan ang mga impyerno na umaalok sa amin. At araw-araw, turuan mo kaming lumigha ng langit sa aming puso at sa puso rin ng aming kapwa. Maging blessing kami, hindi sumpa. Madagdag kami sa kanilang kagalakan at hindi kabawasan. At nawa ang ministration namin, hindi lang maging relihiyoso. Makaminister din kami, Lord, sa emosyon, sa praktikal na pangangailangan, sa katahimikan at ikauunlad ng aming kapwa. Lord, we thank you. We honor you. Work mightily that this celebration might be more meaningful. Father, we honor you. In the name of your Son, Jesus.